Hi everyone! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa solving quadratic inequalities in one variable. Quarter 1, Module 12. Objective: solve quadratic inequalities in one variable. Sagutan natin to. Find the solution set of the inequalities. Number 1, x plus 8 is less than 15. Paano natin hahanapin ang value ng x? So, by the way, ang given ay linear inequalities. Magre-review lang tayo sa pagkukuha ng value ng x or ng variable. So, ang gagawin natin, yung 8 dito, ililipat natin sa kabila. So, magiging x is less than 15 minus 8. Kung mapapansin nyo, positive dito, pag inilipat sa kabila, magiging negative. Isubtract natin 15 minus 8, the answer is 7. So, x is less than 7. Ang ibig sabihin, ang maaaring maging value daw ng x ay mga numbers na mas mababa sa 7. Anong mga numbers ba ang mas mababa sa 7? Meron tayong 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, at lahat ng negative numbers. Lahat yun pwedeng maging solution set para maging tama ang given inequality. I-check natin, kumuha tayo ng isang number. For instance, ang gagamitin natin ay 5. Mas mababa ba ang 5 sa 7? Of course. So, sa pag-check, ang gagamitin ay ang original equation. X plus 8 is less than 15. Ang gagawin lang ay papalitan ng 5 ang x. So, magiging 5 plus 8 is less than 15. 5 plus 8, that is 13. 13 is less than 15. Mas maliit ba ang 13 sa 15? Yes. Ibig sabihin, the solution set of x plus 8 is less than 15 consists of any number less than 7. Yun na nga yung mga nabanggit ko kanina, mga numbers na mas mababa sa 7. The solution set can be written in the form, ito yung form. Pwedeng isulat ang solution set sa ganyang form. This set is read as the set of all x such that x is less than 7. Ganyan ang pagbabasa ng form na ito. Ulitin natin. The set of all numbers x such that x is less than 7. Less than 7 kasi ang inequality yung ginamit ay less than. Number 2. Tingnan natin to. We have 6x plus 17 is greater than or equal to 4x minus 15. Para naman ma-solve ang inequality na ito, pagsamahin natin ang numbers na may variable. Tapos, pagsamahin rin natin ang pareho constant. Magkakaroon tayo ng 6x minus 4x. Bakit naging minus? Kasi dito, positive. Ililipat ulit sa kabila, kaya naging negative 4x. So, yung 15 hindi naman lumipat ng side ng inequality sign, kaya negative 15 pa rin siya. Yung 17, positive dito, tumawid ng inequality sign, kaya naging negative 17. Solve natin. 6x minus 4x, we have 2x. Negative 15 minus 17, so negative 32.
Para mawala ang numerical coefficient ng x na 2, i-divide natin both side ng 2. 2x divided by 2, we have x. Negative 32 divided by 2, the answer is negative 16. Ibig sabihin, lahat daw ng value ng x dapat ay equal or mas mataas sa negative 16. Anong numbers ba ang mas mataas sa negative 16? Mag-uumpisa tayo sa negative 15, negative 14. The more kasi na lumiliit ang negative numbers, lumalaki ang value. Ano? So, negative 15, negative 14, negative 13, and so on. At lahat ng positive numbers, yan ang maaaring value ng x. I-check natin. For instance, ang gamitin natin ay 1. Mas malaki ba ang 1 kaysa sa negative 16? Yes. So, gamitin ang original equation, magkakaroon tayo ng 6x plus 17 is greater than or equal to 4x minus 15. Palitan natin ang x ng 1. Ang x na ito, papalitan natin ng 1. Magkakaroon tayo ng 6 times 1 plus 17 is greater than or equal to 4 times 1 minus 15. So, ito, i-multiply natin. At ito, i-multiply din. So, 6 times 1, we have 6 plus 17 is greater than or equal to 4 minus 15. Saan galing ang 4? Mula sa 4 times 1. So, isolve na natin. 6 plus 17, we have 23. 4 minus 15, it's negative 11. So, 23 is greater than or equal to negative 11. Tama ba? Yes. Kasi mas malaki ang 23 kesa sa negative 11. Therefore, the solution set of 6x plus 17 is greater than or equal to 4x minus 15 consists of any number greater than or equal to negative 16. So ngayon, mag-solve na tayo ng quadratic inequality in one variable. Kanina kasi yung sinolve natin ay linear inequality. Paano naman kapag quadratic? So tingnan natin to. X squared plus 7x is greater than 8. Paano natin isosolve? I-equate muna natin sa equation. Or yung inequality natin, gawin muna natin equation. Paano yun gagawin? Yung inequality sign, papalitan muna ng equal sign. Para ma-solve natin ang value ng x. Ang gagamitin natin dito ay yung mga way sa pagsosolve ng quadratic equation. So, ginawang standard form, kaya naging x squared plus 7x minus 8 equals 0. Ngayon, if we factor natin ito, mag-iisip tayo ng factors ng negative 8 na kapag inad ang sagot ay 7. Diba na pag-aralan natin yan sa solving quadratic equation by factoring? So, i-apply natin dito. Ang factors ay x plus 8 times x minus 1. I-equate natin sa 0 ang bawat factor. Unahin natin ang x plus 8 equals 0. So, ita-transpose, magiging x is equal to negative 8. Yung isang factor naman, x minus 1 equals 0, x equals 1. Ito, magagamit natin para makuha yung interval or yung solution set.
i-plot natin sa number line. So, for instance, ito yung gamitin natin. Kasi ang kailangan lang naman natin ay 1. Ito yung 1 at negative 8. So, hanapin natin. Okay, ito yung 1 at ito naman yung negative 8. Magkakaroon tayo ngayon ng tatlong intervals. So, yung number line nahati sa tatlo. So, 1, 2, 3. Kunin natin ang bawat intervals. Dito, okay, ibig sabihin, ang x daw ay mas mababa or x is less than negative 8. Or lahat ng nandito ay mas mababa sa negative 8. Halimbawa, yun ang magiging x. So, ano mga numbers yun? We have negative 9, negative 10, and so on. Kaya dito, kung makikita nyo, we have negative infinity. So, ang intervals dito ay x is less than negative 8 or x is greater than negative infinity. Ito namang nasa gitnang part. Ano naman ang intervals dyan? So, mag-umpisa tayo dito sa negative 8. Kung ang x ay mula dito hanggang dyan, sabi daw, negative 8 is less than x. And x is less than 1. Bakit less than 1? Kasi nga, mas maliit sa 1 ang mga numbers na nandito. Pero, mas malaki naman sa negative 8. Kaya, yun ang naging interval. How about dito sa next? Okay, ang intervals, ang interval naman dyan ay x is greater than 1 or 1 is less than x and x is less than positive infinity. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng value sa bawat intervals para malaman natin kung alin ba dyan sa mga intervals na yan ang set ng given inequality. Okay, itry natin ang x equals negative 9. So, eto, x equals negative 9, mula po siya sa side na eto. Na. So, saan makikita yan? Dito sa dulo ng negative 8. So, ang gagawin lang natin, gagamitin natin ang original equation, which is x squared plus 7x is less than, is greater than 8. Ano? So, x squared plus 7x is greater than 8. Papalitan natin ang x ng negative 9. Magkakaroon tayo ng negative 9 squared plus 7 times negative 9 is greater than 8. I-multiply natin ito, sarili niya. So, negative 9 times negative 9, it's 81. 7 times negative 9, negative 63. Solve natin to. 81 plus negative 63, 18. So, 18 is greater than 8. Tama ba? Yes, ang 18 ay mas malaki sa 8. Ibig sabihin, ito, yung interval dyan ay tama. Gumamit naman tayo ng negative 1. Saan naman yung negative 1? Sa gitnang interval. So, dito naman sa side na to. Dyan galing ang negative 1. Tingnan natin kung solution set ba. So, gagamitin natin ang original equation. X squared plus 7x is greater than 8. So, papalitan ng x ng negative 1. So, we have negative 1 squared plus 7 times negative 1 is greater than 8. Gitin ko, pinalitan po yung x ng negative 1, kaya naging ganyan. I-solve natin, negative 1 times negative 1, we have 1.
7 times negative 1, negative 7. Kaya nagkaroon tayo ng 1 plus negative 7 is greater than 8. I-solve natin to. 1 plus negative 7. So, the answer is negative 6. Negative 6 is greater than 8. Tama or mali? Okay. Mali. Ang negative 6 ba mas malaki sa 8? Of course, hindi. Kaya ito ay mali. Ibig sabihin, ang center interval pala ay hindi solution sa given quadratic inequality. I-try naman natin yung third part. Ito. Kumuha tayo ng value. Gamitin natin ang 2. So, x equals 2. Punta sa original equation. Then, palitan natin yung x ng 2. Magkakaroon tayo ng 2 squared plus 7 times 2 is greater than 8. 2 times 2, we have 4. 7 times 2, it's 14. So, 4 plus 14 is greater than 8. I-add natin ang 4 at 14. We have 18. 18 is greater than 8. Tama ba? Yes. Mas malaki ang 18 kesa 8. I-try naman natin ang negative 8 kung kasama. Sama kaya ang value ng x na nakuha natin kanina, which is negative 8? So, i-substitute natin yung negative 8 sa original given. So, magkakaroon tayo ng negative 8 squared plus 7 times negative 8 is greater than 8. So, negative 8 times negative 8, the answer is 64. 7 times negative 8, we have negative 56. So, i-add natin ito. The answer is 8. Is 8 greater than 8? Of course, it's no. Ano dapat? 8 is equal to 8. Hindi pwede ang greater than. Ibig sabihin, mali ang negative 8 as the solution. Ano? Hindi siya pwedeng gamitin as solution. Kasi nga, mali ang result. I-try naman natin ang 1. So, same lang. Papalitan ng x ng 1. So, magkakaroon tayo ng x squared plus 7 times 1 is greater than 8. 1 times 1 is 1. Plus 7, saan galing ang 7? Mula sa 7 times 1. 1 plus 7 is greater than 8. So, 1 plus 7, we have 8. Again, pareho lang dito. So, this is also false. Of course, ang 8 ay dapat equals, hindi greater than. Ibig sabihin po, ang part na ito, if ginamit negative 9, since tama siya, lahat ng numbers dito sa side na to, at numbers mula dito, kasi dito siya nag-true, lahat yan ay solution set ng given inequality. Therefore, the solution set of the inequality is the set of all x, of all number x, such that x is less than negative 8 and x is greater than 1. Kaya kung makikita nyo itong may red, lahat ng numbers nakasama dyan. So, yan ang mga solution ng given natin. Okay? Kung meron tayong x squared plus 8x is less than or equal to negative 15. This time, ang ginamit na inequality sign ay less than or equal. So, gawin natin or i-equate muna natin sa equation. Magkakaroon tayo ng x squared plus 8x
equals negative 15. So, gawin natin or isulat sa standard form. We will have now x squared plus 8x plus 15 equals 0. I-factor natin. So, we have x plus 5 and x plus 3. Equate natin sa 0. So, x plus 5 equals 0. Then, x plus 3 equals 0. I-solve muna natin ito. X plus 5 equals 0. We will have x equals negative 5. Ito naman, kapag sinolve natin, ang result ay x equals negative 3. Gumawa tayo ng number line. Hanapin ang negative 5 at negative 3. Okay, so nandito ang negative 5 at ang negative 3. Hatiin natin sa tatlong intervals left. Yung mauuna, yung side dito sa left, ang intervals ay x is greater than negative infinity or and x is less than negative 5. So, ang mga numbers na yan ay from negative 6 and so on. Ang pangalawang interval ay negative 5 is less than x and x is less than negative 3. Okay, ang another interval we have negative 3 is less than x, x is less than positive infinity. So, kumuha tayo ng value sa bawat intervals. Unahin natin ang negative 5. Saan ba galing ang negative 5? Iyan po yung value ng x. Okay? Gamitin ang original equation, x squared plus 8x is less than or equal negative 15. Papalitan ng x ng negative 5. Magkakaroon tayo ng negative 5 squared plus 8 times negative 5 is less than or equal to negative 15. I-solve natin ang negative 5 squared. So, magkakaroon tayo ng 25. Saan naman galing ang negative 40? So, mula sa 8 times negative 5. So, ang next inequality natin ay 25 plus negative 40 is less than or equal negative 15. I-add natin ito. Ang sagot ay negative 15 is less than or equal to negative 15. Since may word dito na or equal, tama ba ang given natin? Of course, kasi negative 15 is equal to negative 15. I-try naman natin ang negative 3. So, palitan ang original equation ng negative 3. Magkakaroon tayo ng negative 3 squared plus 8 times negative 3 is less than or equal to negative 15. So, negative 3 times negative 3, the answer is 9. 8 times negative 3, it's negative 24. I-solve natin ito. 9 plus negative 24, the answer is negative 15. Negative 15 is less than or equal to negative 15. Tama ba? Of course. Kumuha tayo ng value dito sa side na ito. Ano pwedeng gamitin? Sige, gamitin natin ang negative 6 kasi yan ang pinakamaliit. Pinakamaliit ang absolute value kaya mababa lang ang pag-solve. So, negative, gamitin ang original equation. So, palitan natin ang x ng negative 6. So, negative 6 squared plus 8 times negative 6 is less than or
equal to negative 15. So, negative 6 times negative 6 is 36. 8 times negative 6, negative 48. Isolve natin. 36 plus negative 48. Ang sagot ay negative 12. Negative 12 is less than or equal to negative 15. Tama ba? False. Bakit? Ang negative 12 mas malaki sa negative 15. Diba sabi ko kanina, habang lumalaki ang absolute value ng negative number, lumiliit siya. Since mas malaki ang 12, since mas malaki ang 15 sa 12, kaya mas malaki po ang negative 12. Okay? Next, if x is negative 4, itry naman natin ang negative 4, saan yan galing? So, dito sa gitna. Gamitin ang original equation, x squared plus 8x is less than or equal to negative 15. Palitan natin ang x ng negative 4 squared. Negative 4 squared plus 8 times negative 4 is less than or equal 15. Negative 4 times negative 4, 16. 8 times negative 4, the answer is negative 32. So, 16 plus negative 32, ang sagot ay negative 16. Negative 16 is less than or equal to negative 15. Tama ba? Yes. Mas malaki ang negative 15 sa negative 16. Okay. Try natin ng 1. Gamitin ang original equation. X squared plus 8x is less than or equal to negative 15. Palitan natin ang x ng 1. Magkakaroon tayo ng 1 squared plus 8 times 1 is less than or equal to negative 15. 1 plus 8 is less than or equal to negative 15. So, 1 plus 8 is 9. 9 is less than or equal to negative 15. True or false? Of course, false. Alam naman natin na mas malaki ang 9 sa negative 15. Ibig sabihin, ang solution ay yung lahat ng may true. Ito, yan, at ito. So, ito ngayon ang solution. Bakit ngayon mapapansin nyo naka-darken ang loob ng circle ng pinat natin? Ibig sabihin kasi kasali sila sa solution set. The solution set of the inequality is the set of all numbers x such that x is less than or equal to negative 3 and x is greater than or equal to negative 5. So, ulitin ko ang solution set ay itong may darken na circle at red line. So, lahat ng numbers na makikita dyan, yun ang solution set ng given. Okay, that's it for this video. Thank you for watching and listening. Have a nice day. Bye!